letters, nakalagos, parang silang may TV ganyan, kung ano na yung taken, kung laging puno. So, una nila, merong Greenbelt, meron sa Trinoma, meron sa Glorieta, wherever. Yung nakakatabala ng puso kasi ang langing kwento nila, pagtatayo doon yung mga tao at tapos na yung movie, magpapalakpakan. It was so heartwarming and touching kasi parang it was yung little movie natin na big ang heart, yun ang aming pride. May kasi kaya ayaw mong magbanyo kasi ayaw mong may mamiss na one-liner. Oh my God! O ayaw mong mamiss na makamatagpuan na yun na family member. Yun ang ano, kaya ako nagbabanyo the whole time. Go ahead, mami. Pinigil mo! Kaya kami ng tubig. Yun, no? Pero ano, talagang that whole experience, tsaka yung movie talaga, yung outcome, yung final product, first time ko rin mapanood dun na sa screening namin sa main theater ng CCP, yung Gila Night. Tapos nakiusap talaga ako ng direct, we need a theme song, kasi laking theme song movie sa ko eh. And I know that they help, di ba? So, sabi ko, isa lang talaga sana yung gusto kong gumawa ng theme song. Ito, hindi ko lang alam kung papayag siya. And that was Ellie Buendia. And ano yung sagot niya, direct nung ano, hindi daw sila makahindi. And it turned out to be so beautiful. Ayaw pa rinig sa akin ni direct eh. So, narinig ko dun na people weren't leaving until matapos yung kanta kasi napakaganda. It was written, performed, and arranged by Ellie Buendia. So, ang ganda ng kanta, bagay na bagay sa pelikula. That was one more special thing about it. Kasi nga, parang, ano na nangyari sa buhay ko? Parang nung eksena namin ni Bebang, di ba? Ano nangyari? Sino yung kamilya ko? Sino yung mga anak ko? Ano nangyari sa akin? Iyakan natin lahat yun. Bakit? Ano na? Bakit ganun? Pati ako tawa kami ng tawa, biglang nagulat si Direk, bigla ako umiyak. Yung dun sa hagdanan. Mahaba rin yun eh. May part ng tawa kami ng tawa, nagiinom kami biglang, pamilya na. Biglang tumulon. Sa lampak hagdan na yun ah. Oo, ay sa hagdanan. Pero hindi nakita yung ano masyado. But it was part of the scene. Kasi nga parang lost na lost siya. So pag lost ka, desperada ka. Sabi nga kapit sa patalin mo ba? Kasi pati negosyo, palpok na. Pero ang priority niya, yung pamilya niya talaga. Feeling niya, pag bumalik na, lahat babalik na rin. At dahil ito sa pamilya nito na hindi maiyak-iyak. Saka trivia lang, ang bilis umiyak na yung mismo. Pasensya na talaga. May built-in grief. Pinanganak ako. Parang yung on mo lang. Oh, yun. Switch. Kung gaano, kaya I laugh big. I barely laugh. I'm bungis-ngis. Ang bago ng emotions, yung kay masaya. Sabi ko, parang kung pinanganak ako, sabi ni Lord, parang pag tumatagal yung eksena, tapos tagal ng makeup ko, kung may makeup ka, dito ayaw niya eh. Pero yung ibang pelikula ko, habang tumatagal, parang pag nagsiset yung makeup na madaling araw na, ba mas maganda. So, parang sabi ko, parang pinanganak yata ako, talagang gusto ni Lord, mag-artista ako. Iyak, tawa, di ba? Tapos yung hindi ako nag-breakout sa makeup,
No, wala ba breakout period? So, tsaka masaya ang excited ako lagi mag-shoot. In fairness po sa inyo, maski walang makeup, maganda. Yeah! Thank you very much. Kaba kung may makeup na, maganda pa rin. Kaya yan ang gift ni Mami. Sabi ko, wow, si Mami, all the gumbo boys. We call it, no, modesty aside, we call it the gumbo thing. All my cousins, many are in their 40s, many are in their 30s. The ones in their 30s look like teenagers. The ones in their 40s look like they're in their early 30s or minus 20. Mga ganon. Minus 20 yung age. Tapos, bihira sa amin yung hindi makinis. Very, especially my mom. My mom was, oh my gosh, napakapangit ang balat ko kumpara sa mami ko. Silk na silk si mami. So, I'm very, ano lang, I'm in that department. Pero, yung flip side nun, nagpamana rin siya sa akin yung jeans na ang tao natin ay fats. Kaya hindi ako masyadong 100% thankful. May busina naman. Parang effort na effort para lang ma-maintain na wala yun. Okay lang, magaganda naman tayo. Thank you! Di ba? Wala tayong magagawa. Kaya papalubag-loob. And tsaka hindi ko magugutom dahil mo sa agin. No, kasi mababa yung potassium ko kasi na naka-gel ka ako. So talagang, I love bananas. So when my doctor said, no, totoo. Para potassium, ano, bananas talaga. Para tumakas yung ano mo. Yun, so when my doctor said, you need to eat bananas, sure! Sabi ko, kasi really love. Siguro one sitting na tatlo kong I love bananas too. I love. Okay, big. First lang po ako. Ito yung second yung tanong. Okay. Ano po ang mas nagpagawa sa inyo? Buhay showbiz o buhay pag-ibig? Ay, ano ang mas nagpaluha? Yes, po. Mas maryose pag-ibig. Oo. Meron akong issues ng ano eh. Abandonment. Meron akong mga I was never enough. Parang ganun. Parang, ba't ganun? Lahat ang minahal ko. Parang kahit ikaw yung mag-instigate ng breakup, kahit sa'yo manggaling, it's because they caused it. So, hindi naman pinagmamalaki kung sino yung nakipag-break kanino, di ba? So, yun ang pinaka-ano ko. Parang I was never, you know, the little girl everyone wanted to take home to their mom. Remember? To their mom. Nung bata ako, yun yung akala ko fairy tale. Because my childhood was close to perfect. Akala din namin, na ikaw yung princess. Parang ganun, tapos natiso. Prince Charming. Parang dugong bugaw ang papangasama mo. Wala, natiso. So, for me, it was, alam mo yung dinaanan ko yung period, and several times, yung iniis mo, kala ko sa movies na nangyayari to. Ironic, di ba? Kala ko sa movies na nangyayari to. Sa totoong buhay pala, yung ganun. Saka yung buti hindi ako nawawala ng faith na, kasi when you're good to people, you expect good in return. And the sad truth is, no, it's not true. Yeah. Sometimes they take advantage of you. Hindi ko alam kung kulang ako o sobra. Sobra magmahal, so naabuso. Or wala, yung nami-meet ko lang talaga, guwapo, tapos biglang hindi maiwasan, mamaya masakit na. Ganon. Talagang buhay pag-ibig ko yung cross kong binair sa buong buhay ko. Relate much. I'm so sorry you relate much. Thank you, Bix. Okay, next thank question. Follow up in relation to what you said, and you also hinted earlier na for some reason, di ba, you encounter people nga na return evil for good. So, how do you pick yourself up after that? Na parang you stay, kasi sa nakikita ko yourself positive na you're still gonna meet good people. Ano yung nagiging mindset mo? My has always been, don't
don't give up on, don't stop hoping. I was raised kasi to believe in the innate goodness of man. So, actually, interestingly, a boy I befriended some time ago asked me that question. It's amazing that you're still so positive about, you know, you're not bitter, you're not parang, you've not given up on love and ganyan. Sabi ko, yeah, because I mean, what is going to be left behind if you lose, you know, the hope of what you've always known all your life? Because I was loved so much as a child by my mom, and then later by my fans, and then earlier on by a boyfriend, or, you know, at tapos biglang iba na pag adult na, parang, ba't ganun? So, ako, wala. It's just, parang even with friends, I've been betrayed by friends, na-burn na ako, and these were friends who were not even in showbiz. Meron ganun, napasok ka na. Pero you still don't wanna stop getting to know people because you might miss out on the diamond, nandun pala. Diba? Yung parang, it's just that as you grow older, I think you sift through your friendships and you just, well, first of all, even if you love 1 million people because you're all good people, wala ka namang gusto itapon, it's impossible to keep up with, you know, all those friendships. So you really have just a few that you can take care of. That's the reality, diba? See, my best friends are still my friends from grade 2 and first year high school. The four of them, so. And they're all away, so. But I have best friends. Sandra, my manager, is one of them. Very few. Just a handful talaga. Not so many. Touch naman si Miss Sandra. Angel yun. Yan yung puyat pag may problema. Mag-iingat nga ako kasi alam mo, hindi na tayo teenager. Sandra. Yan. So. Okay. You're good na. Ayan. Albert Bryan has a question. Chicken is out. Yes. Hi, Paul. Hi, Albert. Sharon yan. Thank you. Yung sabi ng mama ko, pinag-idom niya ako. Gabi si Sharon. Ka. Oh, yun pa? Oo nga. Parang yung last lines mo, Gabi. Ba't Sharon na lang muna? Oo nga. Yung kasi yung una kong nalamang artista. Ayan. Anyways, po. Para po sa inyo, do you consider crying as a sign of strength or a weakness? Depende sa tao, sa ugali ng taong umiiyak. Kung kilala mo siyang medyo, meron kasing mga sob story people na gano'n. Merong ginagamit ang pag-iyak sa pag-take advantage sa kapwa. Merong ginagamit ang pag-iyak sa, iyakin lang siya na, alam mo yung emotional vampire, yung parang sinasuck out niya lahat ng ligaya ng lahat ng tao sa kwarto pag nandun siya. May ganun, di ba? Yung energy masama. May ganun. Pero, in general, kung ang pag-uusapan ay yung mga normal na tao na nasa tamang pag-iisip at mga matitino, it's a sign of strength, I think. Kahit sa lalaki, especially sa lalaki. Because you don't really wanna... I don't think showing your emotions, especially pagka ganun, is a sign, can ever be a sign of weakness. Because sa akin, mas napaplastikan ako dun sa nagmamatigas kunyari, pero mamayang mahabol. Oo, kasi we're all human beings, lahat tayo puso. I'd rather, minsan nahihiya ako kasi parang kanina, hindi ko akalain, bilang naiyak ako dun sa ASAP. Ba't ako umiyak? Say, well, no, patong-patong sometimes. You don't realize it na someone's going through something and, you know, she's so used to acting like everything is fine because she grew up like that. I'm talking the third person, but that's me. So, parang biglang tumatiming minsan, biglang tatamaan ka. Pati ako nagugulat minsan. Oh my God. Kuya Nay, over a song, pwede kang umiyak. Which is an over ascent. Over a babango, ascent, It's ascent. From my past, let's say, oh my God, I just smelled daddy right here, exactly. Right here. I was in Japan. That happened to me. We came from, we were going down the staircase to enter this restaurant, and I stopped on the landing and said, it's my dad.
I smell my dad. Ganyan ako. Totoo ba yan? Yung mga ganun. Naiyak so, over good, goodness ng tao. Goodness, yeah. Kindness all the time. Just me. Pag may nakita, kunyari nasa kali ako noon, I came from shooting. This was years ago. Na umaga na, you know, inabot ako ng Lampa Sunrise na. Pauwi na ako sa may bandang New Manila. Biglang may nagpapalimos na matandang lalaki na bulag. Inabutan ko, Tatay, Merry Christmas po kasi magpapasko noon. Tapos hindi ko na mapigil. Iyak ako na naiyak ng iyak kasi feeling ko parang, you know, people should really learn how to be more thankful. Kasi kung, parang, itong tatay ko yun, yun yung feeling ko. So, it was so, ano, yung ganun ba? So, I believe it's a sign of strength. Yeah, I think people, I used to be parang mahihiya ka minsan, my God, naiyak na naman ako, parang loka-loka, yung ganyan. Tapos may isip mo in the end, you know, I don't care. I'd rather that people see that I'm soft eh. Yeah. I'm sensitive because I love too much. So when I'm hurt, I hurt too much too. So, and the sad thing is I never expect from people what I cannot give. And usually I always give more. I mean emotionally speaking. So, ganun. Sa akin, I'd rather be known as someone na sensitive po masyado kaysa dun sa napakabato naman ito. Anong galit dito sa mundo? Who hurt this person so much na hindi na makaya? And that those people will never understand why a person cries a lot every time. Hindi lang maintindihan. Ibang-ibang tao. Iba-iba. Hindi naman sila masama. Oo, pero yung iba lang medyo yes. Trying hard to be correct. Kahit mabahay. May mga iniyak po ba kayo sa past na pinagsisihan niyo? And ay, napakarami. Oo naman, Diyos ko. We all have those, I think, no? Lahat tayo meron. Ba't ba ako? Diba ano? Hindi, ako laging alam ko ba't ako umiyak. Tapos meron ko may isip na, hindi dapat iniyakan yun. May ganun din. Pero syempre, habang nandun pa sa moment na yun, sus na Joseph, diba? Kaya yata ako, ano, kasi hindi naman ako ganun ka, parang gripo direct eh, noon. Iiyak ako, pero hindi ganun kadami. Ngayon, parang ano lang eh, lababa nung araw karami. Ngayon, swimming pool. Cut na, tuloy pa eh. Tuloy pa ng tuloy eh. Swimming pool na eh. Bakit kaya ganun na eh? Nasaktan. Palalim ang sumakata. palalim ang balon. Dami ng tubig. Kaya kami water retention ako. And last question po is, naiyak po ba kayo sa saya nung binigyan po kayo ni Gabi nung yung durian. Alam mo, actually, in all sincerity, nagpasalamat ako, pero nagtataka rin ako, bakit bigla niya akong pinadala ng durian? Totoo, kasi si Ara, nakasama niya si Ara, baka may, whatever it was, ano man yung dahilan, nagpadala ng durian sa pamilya ko, hindi lang naman sa akin. Kaya nga siguro sa tagal ng nilakbay ng durian, it was... Yung kasi sa people, akala nila parang inaapi ko pa nung sinabi kong sayang kasi parang monitorive nga sa layo ng nilakbay, dumaan pa kay Ara, hinatid pa sa yung ilang araw siguro, hindi siya yung tipong fresh and fresh na pagkainan ng ano pa. It was near ano na, so hindi ko na na-enjoy. So, but I was thankful for it. So, whatever the reason was, naalala ka, so salamat, yun lang. Pero hindi naman ako naiyak, hindi rin ako natawa. Parang wala akong na-feel, gano'n kundi, salamat, tsaka, bakit? Meron din yung sinabi yung bakit. Hindi naman. Ante na lang yun. Bakit? Okay lang. That's the truth naman. Bakit ay ikaw, hindi ka magtataka? Peace offering. Charot lang. Thank you. And for the last set of questions, Oreo. On the course, this side, wala pa pa rin tanong. Sige, we'll finish this side and then we'll next move to this side. Yeah. Go ahead, Oreo. Hi, Oreo. Future name. Ayun.
Kasi puro lumuluha eh. My question is... problema tayo sa lumuluha. Hindi, pareho kami po yung isang itsura. Naniningkit na. Ano po ang nagpapasaya and ano po yung nagpapa-feel ng fulfillment sa inyo? Oh, I love you. Thank you. Gumaang ng konti yung ano. Ang nagpapasaya sa akin pag masaya yung mga anak ko. So minsan dilemma mo yun eh. Minsan there are decisions you have to make na you always put the children first, you take them into consideration first, but basta masaya yung mga anak ko, masaya ako, tapos pag may success sila on their own in school or wherever, may achievement sila whether in their personal lives or sa eskwela, you're very proud, very happy for them, and parang you see that, you know, when they come home, I think children look for that light in their parents' eyes. Na pag-uwi, hi, son, or hi, honey, you're home. It's so, yung kinikilig ako pag yung, I miss mommy, pag inikwento ni Kiko na kunyari sa States, ang pasabi ni Miguel, I miss my mom, or ganun siya, or ano, kinikilig ako doon. And it's actually to make me happy, medyo I'm very mababaw talaga. Yung kababawan ng luha at kababawan ng tawa ko, ganun din kababaw ang pasayahin. Doesn't take much talaga. I appreciate the littlest things. Go ahead. Balik po sa Sinimalaya. How was the school experience and what was the worst and best experience you've had in Sinimalaya doing this movie? Okay. I am glad you asked that question, actually. It was the first independent film festival I joined. Although I won Best Actress in the Brussels Independent Film Festival, for Crying Ladies. I was very excited kasi nga gusto ko mapabilang dun sa mga pangalan nila Ate V, Ate Guy, sila Direk Gina, si Ate Gina nandun, mga ano bang indie? Ano bang ano yan? Parang bilang artista, gusto mong ma-experience lahat. Parang paggagawa kang pelikula, hindi ko lang na nagagawa. Horror, na ako pag-comedy na ako, action. sa Jack and Jill, naging tomboy na ako. Ang dami nagka-crush na akong babae. Pogi ako eh. Tapos, drama syempre. Okay, the best experience was working with Direk Mez and being able to be a part of the independent film community. But you know, truthfully, it was also my way of giving back to an industry that has been so good to me and to a fellow filmmaker who has the same, well, kind of passion, the same amount of passion I've always had for this business of ours. Na parang alam kong yung sakit ng ulo nila Tita Malu kasi malaking budget, malaking ganyan. So, ano pa yung sila? So, if someone is deserving of a break, why not give it to him? It's not like he's coming out of nowhere kasi yung ibang awards din niya, lalo na from abroad, hindi mo matatawaran, di ba? And it's, ang sa akin lang, ang sad lang, mas na-appreciate pa minsan ng ibang lahi at ibang bansa ang talento natin kaysa mauna tayo, di ba? Ang downside is nalaman ko pag medyo may ganyan is I'm sorry because I hear facts from people from the inside. So yung meron din politika miski paano. So ako okay lang kasi they were saying, "Oh, best actress." You don't know that every award giving body has a different set of, you know, rules or their own criteria. Because I wasn't expecting anything. I was just happy to do this movie and to work with him. Tsaka sabi ko, okay lang sa akin kasi ayoko lang magpagawa ng bagong istante. Okay na ako. Okay na sila doon. Ayoko lang magdagdag. Parang it's not like I don't know that I know how to act. So I just felt a little slighted because it was Direk Mez's first foray to comedy. Moy was really good. I felt she deserved some recognition. And the whole movie as a whole,
yung script ni Direk. Tsaka pag sinabing talagang script, may script talaga si Direk. Yung ganun. So, nakakasad lang. Kasi I have to say, like I said kanina, it was my way of giving back also to the industry. At saka hirap ang pelikula ng Pilipino ngayon, especially, I think it's no secret naman, no? Cinemalaya rin, but all the independent movie festivals, merong konting hirap ngayon. Kung kami ng mga malalaking commercial na, ano, may sakit ng ulo sa piracy, lahat, yun pa, ng walang budget halos, tapos matatalo ka pa sa kita or ganyan, kawalan ng kita. So, medyo na-slight akong konti dahil sana hindi minamasama, hindi ko nilalahat naman naturally, sana hindi minamasama ng ibang filmmakers yung pag ang isang fellow filmmaker ay nagustuhang makatrabaho ng isang matagal ng artista na medyo, you know what I mean, diba? Like Ate Guy, hindi mo sa nakikilevel ako kala Ate Guy. Pero ibig sabihin parang, alam ko rin na hindi naman ako starlet. Ang gusto ko maging bold star, pero ay, Lord. So gusto ko lang yun. I wanted to give, yung feeling ko, if my being in the whole festival, because I did the movie with Direk Mes, helped in any way to bring more exposure and more attention to Cinemalaya. It was from my heart. It made me, you know, well, that would really make me so happy. Sana wag nilang masamain pag yung, ba't di sila lumapit din sa ibang mga artista na malalaki na para magtulungan. Kasi hirap na eh ang industriya natin. Whether mapamalaking production outfit ay you should come out with 50 movies a year, you're down to 10 or 15 or 20, diba? So, tulungan dapat, hindi hilahan. So, I felt bad actually for Direk Mes. And I knew how, I know how things go in the business, but I didn't know na up to that level, ganun pala. Yung I was so excited na kahit nung press ko, anong saya-saya, di ba? Tapos pagdating sa ano, hindi na lang ako nag-attend kasi parang, welcome ba yung presence ko dun sa festival nila? Parang, nung una, parang feeling ko, it was such a warm embrace. Honestly, very frankly, and sadly. And then later, I felt, oh, it was like a rejection. But no, I mean, it's, you know, all's fair in love and war. But it was, yun lang, parang it was my way of giving back. And, kumbaga, gusto mo lang makatulong at ma-experience din, at maging part nila, maging mayakap nila as family, part of the independent filmmaking community. Tapos feeling ko lang in the end, mas na-affect ako for director, siya Kalamoy. Pero syempre parang miski paano, parang I wanted to help so much, yun yung feeling ko, tapos parang ito suggested, yun lang, baka naman ako lang nakaka-feel noon, okay lang. Don't feel bad na yeah, kasi we're showing nationwide na. So I'm so sorry the biggest star of Cinemalaya. I am so sorry that we were the top grossing. Yeah, exactly, sorry naman. I'm so sorry naman. Correct. And sorry naman that Star Cinema and ABS-CBN, because they love me, yeah, and they like, kahit naman mahal ka, at nakita yung pelikula lang hindi naman papasa, correct, and na-in love din correct si Tita Malu sa pelikula ng Direk Mes, ay talagang full support from exactly Star Creatives to lahat talaga. So, we're very grateful to Star Cinema for this opportunity, and now, biglang mainstream na yung maliit nating pelikula. It will be shown nationwide. So, si Lord marunong talagang bumawi eh. Yun lang. That's the blessing ng ng Cinemalaya now. It's a mainstream cinema. Next week showing po tayo nationwide. Yes. So, hindi na siya, malaya na siyang pelikula. I love it. Malaya na siya. Hindi lang sa Cinemalaya. Malaya na kami. Totoo, may Nora, may Vilma, may Sharon this year, di ba?
Maganda eh, pag lahat ng... Previous year, meron Nora. May Vilma, may Nora. Tapos ikaw naman ngayon. Sabi ko, Judy Ann pala last year. Yeah. Don't forget then, we can always do indie films outside of any festival. We can always do that. So I am not afraid of still continuing to support small filmmakers. And we don't have to be in anything with Kalayaan or not. Or PPP, although they're very, respectable. Yes. So, yeah, you can always make an indie film. Look at Kita Kita. Yes. Oh my God, I watched that movie. I laughed and cried. I went to the cine, and I the last movie I saw in the cine was Moana. My children. Pag pambatan, hindi ako makaano. Eh, pag malaking pelikula, hintay ko na lang yung Wonder Woman na. Hintay ko na lang sa iTunes. Eh. Sa Netflix na later on after a year. Okay, more questions si Jean. This side naman. Sharon. This side. Sharon. Gusto ko galing. Kaya mo galing taste. Thank you so much. Thank you. Ay, congratulations po. Thank you. Natutuwa kami at punta na po sa main scene. Ang pamilya ni Ivan. Ako ang pinakamasaya for Direct Mess especially. Kasi ngayon, nagulat si Direct. Kasi ang dami na nagpapaselfie sa kanya. Naka-ilang taon na si Direct. Ngayon lang siya nag-autograph at nag-selfie. So, I'm very happy to be a part of this project. And to be able to, I don't know, parang swak kami direct talaga eh. Pinagplano lang nga namin yung next month. Nagsushoot pa kami sa pagsanhan, sa ilang araw lang na yun, ha. Direct, saan tayo naman? Sa garden naman tayo or somewhere, di ba? Ganun ang texture ng pagsanhan. Oo, di ba? I love Laguna. I've done so many movies na Laguna. So, but yung sa garden, malinang dati ko naman. Love story. Yeah, love story naman si Direk ngayon. Multo ba ang ka-love team? Parang matupad yung horror. Hindi, hindi mo kailangan. Ay, pero wala po kayo ka-love team. Or love life. Hindi, love story yung gagawin nga. Gagawin namin after. Hindi ko pa alam. I'd rather give a break to an actor na hindi kilala. Or hindi ko pa na naging ka-love team. Pwede kilala na hindi ko pa na nakatrabaho. Meron ko kayo na sa isip, Ilan eh, mangilan nila. Sino gusto nyo? Okay na okay si Empoy. Ewan ko lang kung paniniwala. Dahil dati, sa show ko, ariwana ko siya sa aquarium ko. Pero I'm so proud of Empoy. Napakabuting tao kasi noon. So, nung nakita ko siya talaga sa showtime, Empoy, I'm so happy. For you, dinideserve mo talaga ito. Tapos naging fan din ako ni Alessandra. I love the way na she was just so... Ay, banana. Oo! Yung okay banana. Naging ganun. So, yun. Ay, yung costume na yun, ano? Bibili kita. Ay, di ba rin? Yun talaga, hi! I'm here, the banana. Yeah, I saw you. Yung ganun. Miss Maiga, dito po sa ang pamilya ni Dina Lulwa, di po pa siya dasi sa meet? Sa meet? Sa meet, oo. Yung punento nga nila, sa bayan nila, maraming mga alamat. Yung po good points and bad points po ng paniniwala sa isang myth na ipakita po ba sa movie? Oo naman. Oo naman. Yun oo. Naku, malakas na malakas. Kaya kailangan panoon. Kasi, agad kami. Ang malinikora, pwede ko naman sabihin na to, ang malinikora, imbis na manalig sa Panginoon, nanalig sa tao. Na sa sobrang pagka-desperada, kumapit sa mali. Ganun. Kulo so, na lang sa kapatid. Bali yung pagkakamali ni Cora, yan yung naging bad point. So, yung pong good point naman po. Natauhan siya. Pero kailangan panoorin kasi masaspoil eh. Yung may spoiler pagka pinento ko pa, if I go any further. Bilang drama dito, Miss Mega, kami na-excited din. Kasi gusto namin malaman kung ano yung magiging feeling ng mga manonood after watching the film. Ay, gusto, ako rin na gusto ko malaman din eh. Lahat ng mga... Ang buong Pilipinas na na. Yung RL, bigay nyo naman sa akin lahat ng vlogs. Para mabasa ko after the show. Yung ano, I'm also excited kasi because it only ran for a week and still
select theaters, hindi talaga nakanood yung mga nasa probinsya, okay, na sana yung manood ng pelikula ko po nag-showing. So ngayon, makakanood na sila sa regular na yung favorite theaters nila, Luzon, Visayas, and Mindanao. And later on, I'm sure it would be going global. They're preparing that already. Like all the other Star Cinema movies. International showing. Yeah, oo. Very engaging, entertaining ang pelikula, I swear. Thank you, AJ, for you saying that. And he's, I mean, he handles all of the big star movies. I've seen 8 movies. Dito ako na-engage and na-entertain na eh. Ay, ako, I wanted to see all the movies. Ito lang ang napanood ko. Ito ba talaga? Gusto ko sana panood. Ganun? Nakatulog ka. Handa na kaming lumabas. Baka puyat ako na. Hindi, pero dito, I promise. Ang mapapromise ko dahil nakita ko eh. Yung sinabi ni EJ, modesty aside, totoo. Kasi ang dami na, pati ako nagulat kasi eh. Hindi lang naman, when I watch it, the whole project I look at, hindi lang ako, hindi lang sarili ko. Amazed, amazed ako tapos sa ibang mga eksena, hindi ko in-expect na ma-original na original din. Paano mo naisip? Iba nga eh, iba siya, I swear. Kimoid! Oo. Actually, trivia. The whole experience. So, actually, trivia lang ha. Maganda kasi itong i-share din. Yung mga ibang eksena, sinulat ko sa kotse, tapos dinidikta ko sa asawa ko while pauwi kami sa Nueva Vizcaya. Yung mga manikin na eksena, ganyan. Sigla ko yung naisip, so nagda-drive ako. Uy, okay itong eksena, sulat mo ano. Usually ganun yun eh. Ay, yung oh my God, yung manikin. Oh, spoiler! Muti ko kumahulog dun sa teatro. Muti ko gumulog pa baba sa orchestra. Gusto ko, but punti ko ibulog si Moy, dahil magkatabi ko. Masama rin ang obsessive love. Echi! Obsessive! Doon ako, alam mo, hindi yata ako nakatulog dahil doon eh. Bilang pinan yung camera sa katabi na. Oh, pagal-pagal na kami. Ay, you have to, ano talaga, you have to. Guys, sorry, talaga. It's very, very entertaining. Very entertaining. Yung for strangers to clap, to applaud at the end of your little movie that you love so much and you know, are so hopeful about, I mean, it meant so much. Lalo na ngayon na mas malinaw na. It's been remastered. Okay. It's been mas malinaw ang sound, ang picture, ang quality. It's, we're very excited kami in Direct Mess. I'm so, Direct, thank saka you for choosing me. Saka talaga pinaghirapan namin itong pelikula. Pinaghirapan ni Direct. Yung message na hospital ang asawa ko. So, na high blood si Ate Rhea. Pelikula siya talaga. Malinis na pelikula. No, but you have to, I'm the most excited about maybe it's not a bad thing to say for people in the commercial filmmaking industry to get to know my director's work so and what he's capable of, because Tita Malu, the first thing she said when I said Tita Malu, ito po si Direk Mes, after the screening we were in CCP, bakit di ka nagpipit siya may Mes, sabi niya. That was her first question because she loved it very much. So I'm very proud, Direk. At saka gusto kong, in front of all of you, I just want to say thank you to Direk kasi he could have chosen anybody para gawin tong pelikulang to. Feeling ko kahit hindi naman ako o kahit hindi si Ate Gay o kahit hindi malaking artista, kikita yung pelikula dahil sa ganda. So, pero mabuti na rin ako dahil ako. So, nice. Hindi ko bagay yung costume. Hindi ko ma-imagine iba. Talaga. Parang nga, sorry, hindi ka ma-imagine. Hindi, tsaka in real life kasi ang personality ko, talagang ganun ako. Yung talagang mga, yung gusto ko tawa ng tawa, masaya, set, ganun. So pag medyo, pag may malungkot na, kahit sino pa yung kasama ko, naantok na ba kayo? Bingang, ako yung komedyante. First scene pa lang natawa na kayo sa isang bottom ng paa. Dead mo pa lang, di ba? Parang memulto. First scene pa lang cellphone. Te-text siya, di ba? I swear, ayun. I'm being into spoiler masyado. You have to see from beginning to end. Parang things you've never seen before. Hindi ito yung parang, ay, punod ko na yun sa ganun eh. Exactly. May ganun, lalo pag horror, ako pa. Fanatic ako, ay, The Grudge. Ay, The Eye. Ay, it's parang Stranger Things. Eh, Stranger Things! Right! But I promise you, you'll be entertained if not love it. You'll be entertained. Hindi ba sasayang yung oras mo? Like the whole Dreamscape family namin sa ABS. I heard! I did not know you!